Bata pa lamang si Arlene ay namulat na siya sa hirap ng buhay. At ngayong dalaga na siya ay wala pa rin nagbago. Mahirap pa rin sila ng kanyang pamilya. Ang tatay niyang si Mang Jerry ay isang magsasaka at ang nanay naman niyang si Aling Jingle ay tindera ng uling. Ang nakakatanda niyang kapatid na lalaki na si Gigo ay pa-extra-extra lang sa pagko-construction at kung minsan naman ay kargador sa piyera. Tulad niya ay hindi rin ito nakapagtapos ng pag-aaral at high school lang ang narating kaya sa ganoong trabaho lang ito na uwi. Siya naman ay tinutulungan niya ang kanyang ina sa pagbebenta ng uling. Isang gabi ay nagpaalam siya sa kanyang mga magulang na magtatrabaho sa pabrika na malapit sa kanilang lugar. Sayang naman po ang kikitain ko roon. Malaki-laki ho ang sasahurin ko sa pabrika kumpara sa pagbebenta lamang ng uling. Makakaipon po ako para makabalik sa pag-aaral, sabi niya. Kung hindi lang tayo kinakapos ng pera anak, hindi kita papayagang magtrabaho. Kaso kulang na kulang ang kinikita namin ng nanay mo eh. At ang kuya mo naman ay ganoon rin, sagot naman ang kanyang itay. Kasalanan namin ito ng tatay mo kung bakit tayo naghihirap anak. Kung nakapagtapos lamang kami ng pag-aaral noon, ay hindi sana tayo isang kahit isang tuka at hindi sana kayo nahinto sa eskwela. Malungkot na sabi naman ang kanyang ina. Hayaan mo bunso, kapag natanggap ako sa abroad, ay hindi nyo na kailangang pang magtrabaho ni nanay at tatay. May pagpapatuloy mo na rin ang pag-aaral mo, sabat naman ang kanyang kuya. Ngunit dahil sadyang mapagbiro ang tadhana sa kanilang pamilya, hindi natuloy na makapasok si Arlene sa pabrika dahil aksidenteng nagkaroon doon ng sunog at malaki ang naging pinsala. Maraming nawalan ng trabaho dahil sa nangyari, kaya biglang naglaho na parang bula ang kanyang mga pangarap na magkaroon ng mas malaking kita. Nagkasakit din ang tatay niya at hindi na nagawa pang magsaka. Ang kapatid naman niyang si Gigo ay natanggal din sa trabaho sa pier, kaya sa pagiging construction na lamang umaasa ng kanyang pinagkakitaan. Hindi rin ito natuloy sa pag-a-apply sa abroad dahil naubos na lamang ang ipon nito sa kanilang mga gustusin. Ang nanay naman niya ay hindi na nakapagtitinda ng uling dahil sa palaging inaalagaan na lamang nito ang kanilang ama na nakaratay na lamang sa higaan. Dahil doon ay mas lalo silang nabaon sa utang dahil sa pagpapagamot ng kanyang itay. Samantala, siya naman ay nagtuloy sa pagtitinda ng uling, isa sa pinagkukunan nila ng ikinabubuhay. Pero kahit pagsamahin pa nila ng kanyang kuya ang kanilang kinikita, ay hindi pa rin ito sapat para matugunan ang lahat ng kanilang pangangailangan. Isang araw, ay naging usap-usapan sa lugar nila ang isang matandang lalaking dayo na naghahanap daw ng mapapangasawa. Narinig nyo na ba ang chika mga mare na yung turistang matanda na nag-check-in dyan sa mamahaling hotel ay naghahanap daw dito ng asawa at dito daw sa lugar natin ang kanyang napili. Mukhang napakayaman daw nung matanda at paniguradong napakaswerte naman ang babaeng matitipuhan niya rito. Wika ng chismosa nilang kapitbahay sa mga kadaldalan nito sa tindahan nang mapadaan si Arlene. Bali-balita nga yan dito sa atin, mare. Sa oras na magpakasal daw sa matandang iyon ang mapipili nitong mapapangasawa, ay kalakip daw nito ang pangakong iaahon niya sa hirap ang buong angka ng kanyang magiging kabiyak. Sa oras na pumayag daw itong makipag-isang dibdib sa kanya, sabat naman ang isa pang ali. Napaisip tuloy si Arlene sa kanyang narinig. Napakaswerte nga ng babaeng iyon kung sakali, aniya sa kanyang isipan. Maraming babae sa lugar nila ang nainganyong makilala ang matandang mayamang ito. Pumunta ito sa plaza at sinabing gusto nitong makita ang mga dalaga sanayon. Doon din ito pipili kung sino ang kanyang pakakasalan.
Dahil sa kuryosidad ay sinilip niya ang ginagawang pagpili ng misteryosong matanda sa mga kadalagahan sa kanilang lugar. Nang makita niya ang itsura nito, ay uugod-ugod na pala ito at may daladala pang tungkod. Mukhang sakitin pa ang matandang ito na sa tansya niya ay nasa 90 anyos na. Sisip-isip niya ay kaya siguro naghahanap ito ng mapapangasawa dahil gusto lamang nitong kumuha ng tagapag-alaga. Ngunit laking pagtataka ng lahat kung bakit tila wala ni isa sa mga dalagang pumunta roon ang nakapasa sa panlasa ng matanda nang bigla itong napatingin sa kanya. Ikaw iha, lumapit ka rito, sabi nito. Napalunok na lamang si Arlene nang tawagin siya ng matandang lalaki. Naku, ako pa yata ang natipuhan ng matandang ito, kinakabahan niyang sabi sa kanyang isip. Nahihiya niyang nilapitan ang matanda. Tinignan siya nito mula ulo hanggang sa paa. Maya-maya ay tinanong nito ang kanyang pangalan. Anong pangalan mo, iha? Nakangiti nitong tanong. Napabuntong hininga na lamang si Arlene. Punong-puno ng kaba ang kanyang dibdib. Mukhang napasubo na siya sa mga nangyari dahil sa pagpunta niya sa lugar na yon. Arlene po ang pangalan ko, tugon niya. Inanyayaan siya ng matanda sa tinutuluyan nitong hotel. Gusto nito na lubos pa siyang makilala. Napakaganda raw kasi niya, kaya natuon sa kanya ang atensyon nito. Sinabihan siya nito na makipagkita rito pagsapit ng alas 7 ng gabi. Ipapasundo siya ng matanda sa mga tauhan nito sa bahay niya. Tatanggihan sana niya ang alok nito, ngunit kinandyawan na siya ng mga dalagang naroon. Pagbigyan mo na, Arlene. Sa tingin naman namin, ay ikaw ang napili niya. Tanggapin mo na ang paanyaya niya, udyok ng mga babae. Nakakahiya naman kung tatanggi siya. Baka sabihin pa ng mga kadalagaan sa kanila ay napakaarte niya. Siya na nga ang kaisa-isang natipuhan ng dayo ay siya pa itong magmamalaki. Sa takot na maikismis, ay tinanggap na lamang niya ang imbitasyon sa kanya ng mayamang matanda. Kinagabihan, ay sinundo nga siya ng magarang kotse. Huminto iyon sa harapan ng kanilang maliit na barong-barong na bahay. Pinagkaguluhan pa nga ng mga kapitbahay niya ang napakagandang kotse. Ingit na ingit ang mga kababaihan sa kanya. Sa dami ba naman ng mga magaganda sa kanilang lugar, ay siya pa ang napili. Ipinagtapat niya sa mga magulang at kapatid ang tungkol dito. Gulat na gulat ang mga ito at hindi makapaniwala na siya ang napili ng dayuhang matanda na isama sa tinutuluyan nitong hotel. Bigla namang nag-alala ang kanyang nanay at tatay, pati na rin ang kanyang kuya. Naku anak, baka masamang tao yan ha. Huwag ka na kayang tumuloy, nag-aalalang sabi ni Aling Jingle. Kahit mahirap lamang tayo, ay may pinanghawakan tayong dignidad anak. Kinakabahan ako sa taong tinutukoy mo. Baka may gawin siyang hindi maganda sa'yo, wika naman ni Mang Jerry. Huwag ka lang niyang sasaktan, kung hindi ay manghiram siya ng mukha sa aso. Kahit kurang na siya at mayaman, ay hindi ko siya sasantuhin, sabat naman ni Jigo. Hindi niya mawari kung bakit siya natuwa sa sinabing iyon ng kanyang pamilya. Pero sa tinuran ng mga ito, ay may napag-isip-isip siya. Kahit nalaman nila na ubod ng yaman yung matanda at handa kaming iahon sa hirap, ay hindi pa rin sila nagpasilaw sa salapi at iniisip pa rin nila ang kaligtasan ko. Ipinagmamalaki ko na kayo ang pamilya ko, sambit ni Arlene sa kanyang isipan habang hindi niya mapigilang mapaluha. Pero buo na ang loob niya na harapin ang matanda. Hindi na siya pwedeng umatras pa dahil nasa labas na ang tatlo nitong alalay na malalaki ang katawan at hinihintay na siya sa kanyang paglabas. Huwag na po kayong mag-alala sa akin.
Ano man po ang mangyari, ay kaya ko pong ipagtanggol ang aking sarili. Ano ba ang silbi ng pagkapanalo ko sa boxing ng mga kababaihan noong nakaraang piyesta dito sa atin? Natatawang sagot niya. Nang makapagpaalam na siya sa kanyang pamilya, ay sumakay na siya sa magarang kotse. Habang papalapit sa patutunguhan, ay mas lalong tumindi ang kaba sa kanyang dibdib. Ilang minuto lang ay narating na nila ang hotel. Sinamaan pa siya ng isang lalaki sa labas ng kwarto ng matanda. Sinabi pa nito sa kanya na kanina pa raw siya nito hinihintay sa loob. Bago siya pumasok, ay nagdasal muna siya sandali. "Lord, kayo na po ang bahala sa akin ha," aniya. Pagpasok niya sa loob, ay bumungad sa kanya ang napakalaki at napakagandang kwarto. Napakayaman siguro ng matandang iyon at sa pinakamahal na kwarto pa ng hotel tumuloy. Sambit niya sa kanyang isipan. Maya-maya ay tumayo ang matanda sa upuan na malapit sa balkonahe. Napansin pa niya na hirap itong maglakad at paika-ika na. Pagkatapos noon ay masaya siya nitong sinalubong. "Magandang gabi, Iha. Mabuti naman at nakarating ka na. Ang akala ko hindi ka napupunta. Pero salamat, pinagbigyan mo ko," sabi nito. Pinaupo siya nito sa sopa at binigyan siya ng inumin. Nitikim ay hindi siya uminom sa baso na may lamang juice. Baka kasi may pampatulog iyon at pagsamantalahan pa siya nito. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Tinanong na niya ang matanda kung bakit siya nito pinapunta roon. Gusto niyang matapos ang sasabihin nito para siya ay makaalis na. "Ano po ba talaga ang dahilan kung bakit ako narito?" Napangiti na lamang ang matanda at saka nagsalita. "Alam mo na siguro kung bakit, Iha. Hindi naman siguro lingit sa kaalaman mo na nagpunta ako sa inyong nayon upang makahanap ng aking magiging asawa. At sa oras na kami ay ikasal, ay mabubuhay siya sa karangyaan at ang kanyang buong angkan. Ikaw ang maswerteng babaeng iyon, Iha. Ikaw ang napili kong mapangasawa," bunyag ng matanda. Dahil doon, ay nanlaki na lamang ang mga mata ni Arlene. Tama ang hinala niya na siya ang gusto nitong maging asawa. Pero bakit ako? Sa dinami-dami ng mga dalaga rito'y, bakit ako ba?" tanong niya. "Dahil ikaw ang gusto ko. Unang kita ko pa lamang sa'yo, ay nabighani na agad ako sa iyong taglay na kagandahan. Ano, pumapayag ka ba na may kasal sa akin? Isang sagot mo lang ng oo, ay mababago na ang buhay mo at ng iyong pamilya," saad ng matanda. Ngunit hindi basta-basta pumayag si Arlene. Kilala niya ang kanyang sarili. Hindi siya ang tipo ng babae na madadala sa karangyaan. "Pasensya na po, pero hindi ko po matatanggap ang alok nyo. Inaamin ko po na mahirap lang kami at baon sa utang. Ngunit hindi ko po kayang ipagbili ang aking sarili. Hindi ko po maaatim na magpakasal sa hindi ko po lubos na kilala at hindi ko po iniibig. Hindi ko po pinanghihinayangan ang magandang buhay na iyong handang ibigay sa akin. Dahil alam ko pong balang araw ay may papalasap ko rin yon sa aking pamilya sa pamamagitan ng aking pagtiyaga at pagsusumikap. Saka hindi po ako handang iwan ang mga magulang ko, pati na rin ang kapatid ko. Hindi pa po ako handang mag-asawa," tugon niya. Ikinamangha ng matanda ang sagot nito. Hindi nito akalain na may babaeng tatangki sa napakaganda niyang alok. "Labis mo kong pinahanga, Iha. Ngayon lang ako nakatagpo ng isang katulad mo na hindi hangad ang kayamanan. Talagang napakaswerte mo," sambit ng matanda na lumabas sa kwarto at iniwan na siya. Naging palaisipan tuloy kay Arlene ang sinabi nito. Ilang minuto lang ay narinig niyang bumukas ang pinto. Bumalik na ang matanda at oras na para magpaalam siya rito. Pero laking gulat na lamang niya
nang makitang hindi ito ang pumasok sa loob ng kwarto, kung hindi ang isang gwapo at makisig na binata ang humarap sa kanya. Nagulat ka ba? Ang matanda na kausap mo kanina ay isa sa aking mga tauhan. Ako nga pala si Ralph Mendez, ang totoong naghahanap ng mababang asawa. Pinagpanggap ko lang si Tatang Nestor upang matulungan niya akong piliin kung sino ang karapat-dapat. Narinig ko na tinanggihan mo ang alok niya at sobra mo akong napahanga. Marami na akong napuntahang lugar upang hanapin ang babaeng aking pakakasalan. Ngunit palagi akong bigo. Lahat sila ay ang yaman ko lang ang hangad. Pero ikaw, iba ka sa kanila. Hindi importante sa iyo ang yaman kung hindi mas mahalaga sa iyo ang iyong pamilya. Sana ay pagbigyan mo ko na mas makilala ka pa. Sana ay hihayaan mo kong ligawan ka. Bunyag ng binata. Hindi makapaniwala si Arlene na ang inakala niyang matanda na nag-aalok sa kanya ng kasal ay isa palang binata, tagapagmana ng isang mayamang pamilya na naghahanap ng mapapangasawa na mayroong mabuting kalooban. Napakaswerte niya dahil siya ang napili ng lalaki. Iginagalang nito ang desisyon niya. Hinayaan siya nito na kilalanin muna niya ang pagkatao nito. Mula nang magkakilala sila, ay naging malapit na sila sa isa't isa. Nalaman niyang si Ralph ay hindi lang basta-basta mayaman, kung hindi napakabait din ito. Matyaga itong nanligaw sa kanya. Pati pamilya niya ay sinuyo ng binata, kaya naman hindi naging mahirap para sa kanya na mahulog kay Ralph at umibig dito. Ipinakilala rin siya ng binata sa mga magulang nito. At gaya ni Ralph, ay mabubuting tao rin ang mga ito na hindi tumitingin sa estado ng buhay. Hindi nagtagal, ay sinagot na niya ang binata at natuloy din ang alok nitong kasal sa kanya. Talagang ang sinuwerte siya nang mapangasawa ang lalaki. Tinulungan siya nito na makapag-aral hanggang sa nakatapos siya ng kolehiyo. Hinayaan din ito ang kagustuhan niya na siya mismo ang mag-aahon sa pamilya niya sa hirap dahil sa kanyang sariling pagsisikap. Ginabayan siya ni Ralph para magtagumpay sa kanyang layunin na di kalaunan ay natupad naman niya. Maganda na ang buhay ng pamilya ni Arlene ngayon. Namamahala na ng isang malaking negosyo ang kanyang kapatid. Ang kanya namang mga magulang ay masaya nang namamalagi sa kanilang bahay. Hindi niya na kasi ito pinagtrabaho at naipagamot na rin niya ang kanyang itay na nagkaroon ng sakit. Dahil doon ay mas lalo siyang minahal at hinangaan ang kanyang mister. Makalipas ang isang taon ay nagbunga na rin ang kanilang pagmamahalan at nagsilang siya ng hindi lang isa kung hindi tatlong malulusog na mga supo.